Guys, keys, car, road trip. I'm Edgar from Pamilyang Mahusay. Bagong driver, pero lisensyado na po. Kaya ako at ang LTO gumawa ng maikling video para sa lahat ng gusto maging ligtas, responsable at maayos na driver. Ikaw yon, di ba? Kaya samahan nyo na kami sa road trip ng Pamilyang Mahusay. And guess what? You're looking at the driver. Woohoo! Numero 1, driver's license. Huwag kakalimutan. Mabigat ang multa pag nahuli ka nagda-drive ng walang lisensya. Remember, having a license is a privilege, not a right. So always keep it with you. Para sa bagong driver na katulad ko, I always keep it with me. Remember, iba-iba ang lisensya sa iba't ibang sasakyan. May process para makakuha ng lisensya para sa bawat isa. Ang maganda ngayon, may plano na kapag wala kang violation within 5 years, entitled ka sa 10-year license. Imagine that! 10 years na ulit bago ka magre-renew kapag wala kang violation. Now, let's go meet my family. Whoops! My sister Bebs. My little bro Francis. My mama Emma. Hello. Sarap niyan, Ma! Edgar, ang dami na yung sasakyan! And this is my Papa Boyet. Let's go, tara! Let's go! Checklist muna bago bumiyahe. Pinaka-importante, registered ba ang sasakyan at may tamang documents. Always keep a copy of your official receipt and certificate of registration or ORCR. Taon-taon kailangan rehistrado ang kotse. Sundan ang schedule. Bawat sasakyan kailangan makapasa sa inspection at emission test. Kailangan ding insured ang sasakyan. Dadalhin kasi ito sa pagrehistro. Malaki ang multa at subject to impounding kapag nahuli kang hindi rehistrado. Next, pre-inspection muna tayo ng sasakyan. Puno ba ang water, oil, brake fluid, check battery, check brakes, check the brake lights, front lights, windshield wipers, fuel level, tire pressure, mirrors and steering wheel. And kung mahaba ang road trip, sama mo na sa pag-check ang axles and aircon. Make sure may early warning devices and emergency needs, hand tools and first aid kit. I think we're ready. Mahusays, assemble! Pagkasakay, sabay-sabay, seatbelt. Ikaw ang magliligtas sa'yo in case of any emergency. Di lang driver ah, pati passenger seat, dapat naka-seatbelt. At kung meron para sa iba mong pasahero, mas maganda kung naka-seatbelt din sila. If you love your family, siguraduhin, securely fasten ang mga seatbelt sila. Thanks pa! At para kay Baby Francis, by law, dapat naka-child restraint system or child seat. At kung hindi natin alam, LTO reminds us, kapag 12 years and below ang edad, bawal nakaupo sa front seat. And bawal iwanan ng bata sa kotse na walang kasamang supervising adult. Ready na? Ready! Let's go! Let's go! Napakaganda ng umaga! Napakalinis ng kapaligiran. Kadapatan ng lahat to breathe clean air. Kaya tayong mga car owners, may responsibility tayo to protect the environment. Avoid smoke belching. Kaya laging ipakondisyon ang kotse. Pansinin nyo, kapag nagdadrive ako, nagsasalita ako. Pero hindi ko ginagalaw ang cellphone o ang camera ko. Focus lang ako sa driving. Dahil meron tayong anti-distracted driving on the road law. Bawal na bawal sa driver ang gumamit ng kahit anong communication devices habang nagda-drive siya. Allowed lang kung may hands-free. Pero hindi yung isusuot mo pa lang ha. No-no yun. Bawal hawakan. Hindi ko na kailangan sabihin na malaki ang fines at pwede ka pang maka-aksidente.
kapag maganda ang prep, relax sa biyahe. By the way guys, tignan nyo pala, hindi kami overloading. 5 people lang, sakto sa max capacity ng kotse. Yung kuya mo ko nga pala, nauna na gamit yung motorsiklo niya. Para hindi kami siksikan. Nga pala, tumawag si Mon. Doon lang daw tayo magkita malapit sa resort. The LTO wants us to know na may Motor Vehicle Road Users Charge Law, or also known as Anti-Overloading Act, para ito sa lahat ng sasakyan. And also, road safety na rin. Pag overloaded kasi, mas madaling maaksidente. This is to prevent smoke belching. Mauso kapag overloaded, hirap kasi yung makina. And prevent premature deterioration of the road. Pag overloaded kasi, nakakasira ng kalye. So paalala lang guys, no to overloading. Kuya Mon! Hey, kamusta yung bagong driver? Ayos lang. Guys, ito na yung perfect chance para i-remind ang mga bike riders natin kung paano maging safe sa kalye. Umpisa natin sa helmet. Kahit ulit-ulitin. Helmets save lives. It is a law. Maiksi o mahaba man ang biyahe, highway o maliit na kalye, kailangan naka-helmet. At yung helmet na gamit mo, kailangan yung certified. Kailangan may Philippine Standard Mark or Import Commodity Clearance ng Bureau of Product Standards. Mahal ang fine kapag nahuli ka. Kuya Mon, pumalag na si Papa. Paangkas ako, malapit na lang naman daw yung resort. Okay, sige, tara. And by the way, nasa batas din na kailangan pati angkas mo naka-helmet. Kagaya nila. And also, isang angkas lang ang pwede. Maximum na ang dalawa ang nakasakay sa motor. See you there guys! So finally, para klaro ang batas, bawal na bawal ang mag-angkas ng bata kapag mabigat at maraming kotse sa dadaanan. Kapag mabibilis ang kotse sa dadaanan, nalalagpas ng 60 km per hour ang speed limit. At kung magsasakay tayo ng bata, kailangan naka-helmet. Kaya din dapat humawak ng 360 degrees sa bewang ng driver. At dapat abot ng paa niya ang foot pegs. Kung isa lang dito ang hindi masunod, hindi siya pwede sumakay. Pwede lang kung in case of emergency, yung dadali na sa ospital o clinic. So, back to driving na guys. Needless to say, kapag nade-drive, bantayan ng bilis. Huwag over sa speed limit. Para sa dagdag safety nating lahat, ni-require ng ibang uri ng public utility vehicle at mga sasakyan na may speed limiter. Ito yung device na automatic na hindi hinahayaang lumagpas sa speed limit ang mga sasakyang kinabitan. Ito na. Dahil sa kaalaman, preparasyon, at ingat, nakarating tayo ng ligtas. Good job, Edgar! Thanks pa. So before I sign off, mayroon pa akong isang mahalagang paalala para sa ating mga driver of any age. Ito yung huwag kang iino pag magda-drive. At bawal na kagamit ng drugs. By the way, don't do drugs at the first place, di ba? Sa batas, ang driver ng private vehicle, hanggang 0.05 blood alcohol concentration lang ang pwede. At sa public utility vehicle or motorcycle, 0.0 BAC. But if you're really going to drink, make sure na may iba kang kasamang driver at na hindi nakainom. Proudly, ako yun. Needless to say, driving drunk, pwede ka maka-aksidente, makapatay, or even worse, masaktan yung sakay mong minamahal sa buhay. Mataas ang parusa sa nagmamanehong impaired, fines at pagkakakulong. So remember, para sa disiplinadong driver, dapat alam mo yung batas at sinusunod ito. Sa pagmamanehong ligtas, LTO. Look, tumingin muna sa sitwasyon o gagawin. Think, isipin muna ang cop na desisyon o aksyon. And last, obey. Follow the laws and use your common sense. So, this is Edgar from Pamilyang Mahusay. Enjoy the drive.